sana hindi pa kayo nagsasawa sa mga ganitong kinds of vlogs, yung mga speed paint and drawing, whatever. Kasi may dalawa pa akong vlog na ganito. Ito yung mga marami kong film. Kasi sabi nyo, gusto nyo yung mga ganito, so... It's me, Micaela, and today, intro na naman to ng isang vlog. This is gonna be super short lang, and sorry sa shaky hands, kasi nakapambahay lang ako, and still, and pangit yung lighting. Pero, magiging intro lang to sa plate na to. This plate will be a watercolor speed paint. So, kung bago kayo dito, itong series na ginagawa ko na to ay mga plates namin na ginawa namin ng first year sa Viscom, which is last year, kasi ngayon second year na ako. And shoutout sa mga froshies dyan. Yes. Froshies, frosh. Basta yun, ayun lang naman. Mag-insert ako ng mga tips dun sa voiceover ko, kung ano yung mga naaalala ko na pwedeng maging helpful sa inyo dun sa mga mag-visco dyan. Pero, Viscom 3 na ata to, Visual Communications 3. So, mga third term nyo pa ito makukuha or fourth term. So, ayun, hindi na ako dadadal masyado and let's turn this over to the voiceover Mika kasi mas dadadal na naman ako dun. So, ayun. Hey guys, so I'm back with another voiceover. Yes, wow. So ngayon, ginagawa ko, tinitape ko lang muna yung watercolor paper ko na 20 by 37 300 GSM na bili ko sa Jomars for around 100 pesos or 80 pesos ata. Nakalimutan ko na. So this was sketched beforehand and ginamit ko lang yung palette color Ino na pink at light blue. So dito, para kung baliw, naisipan ko pang lagyan ng stickers. Sa timelapse na to, yung aking palette para lang ma-inspire ako kasi sobrang tamad na ako niyan. So ayan, dinadagdagan ko yung tape dyan para hindi siya mag-buckle. Yung buckle is yung parang magde-deform na yung paper mo. So ayun yung ginagawa ko. So yun yung first tip, i-tape nyo yung watercolor paper nyo. So yung next tip ay i-test yung watercolor nyo sa scrap paper kasi paminsan masyado siyang matubig, paminsan masyado siyang pigmented. So para makontrol nyo, kailangan yung gumamit ng scrap paper. Huwag kayo agad dun sa drawingan nyo. Next tip is work in layers. Huwag kayong sobrang dark agad. I prefer na mas light muna yung mga babang layers, yung mga first layers ko para pwede mo naman siya patungan. Pwede mo siyang i-build up. Pero kapag sobrang dark na siya, medyo mahirap na siyang patungan. So makikita niyo dyan, sobrang light talaga nung ginagawa ko sa first layer. So itong mga tip na pala to, disclaimer, hindi ako sobrang expert sa watercolor. So ito lang yung mga na... acquire ko na mga tips throughout the years. So, makikita nyo naman, may paganyan-ganyan pa ako. So, yung ginagawa ko nga pala dito is called as flat wash. And yung flat wash is yung parang pantay lang yung color niya. Parang yun yung magiging kadalasan base mo for any watercolor painting. And I recommend you to use flat brush para doon, para mas flat. Yes, ano daw? So, next tip is I recommend you to use flat brush for big areas. Katulad ng ginagamit ko. The bigger, the better kung malaki rin naman yung papaintan nyo. Isa pang tip, kung sobrang watery nung nilagay nyo sa paper nyo, pwede nyo siyang idab ng tissue paper and sobrang helpful ng tissue paper when it comes to watercolor painting. So, ayan, nakita nyo, I'm going a little bit darker, tapos mas darker na naman habang tumatagal. Parang mas nagkakabuhay na siya, patagal ng patagal. Yun kasi yung sa watercolor, hindi siya agaran. Nakita nga akong meme, ang pag-watercolor daw is 80% drying time and 20% painting. So, ayan, nakita nyo, mas pinatungan ko siya ng darker ulit for the shadows and stuff. So, ayun. Yes nga pala, kung magtatanong kayo and kung nag-wonder kayo, may reference pic ako na ginamit dito. Ito siya. Ting! Wow. Self-made sound effects. Pero, ayan. Gawa ito ni Frank Lloyd Wright. So, next tip is gumamit kayo ng hard bristled brush kapag magagawa kayo ng mga harsh textures like rocks and grass. Ayun. Kuya Kyle, right? This is your best friend.
So, in-insert ko lang yung clip na yun kasi sobrang nakakatawa. Kasi habang nagpipaint ako, bigla silang nagaganyan kasi wala si mami nun. Iniwan niya muna sa amin si Natnat. Tapos di namin alam kung sino maghuhugas ng puwet niya. Ayun, natawa lang ako kaya in-insert ko. Okay, share ko lang. So, ayun na nga. Nag-iba yung point of view ko dito. Click the like button or comment down below kung mas gusto niyo yung gantong view kaysa yung kanina. Kasi dito makikita niyo yung buong drawing ko. Ganyan. So, ayun na. Ginagawa ko na yung mga shadows and stuff. If some of you are wondering na or like gusto niyo ng watercolor tutorial, hindi ko siya magagawa kasi hindi talaga ako expert. Like, akala niyo maganda yung kinalalabasan niyan, pero yung process niyan, nung ginagawa ko, sobrang nafufrustrate na ako kasi hindi ko na talaga alam ginagawa ko. Pero ayun, I'll link some of my favorite watercolor artists down below. Ang pinaka-pinapanood ko na Filipino YouTuber is siya. Yes! Sobrang galing niya talaga sa portraits, sa watercolor. Yun talaga yung forte niya. So, ayan. Dinadagdagan ko pa rin. Yes! So, kung may mga nagtatanong rin pala kung ilang hours ko to ginawa, days po siya. Kasi sobrang tamad ako and hindi ko agad tinatapos ng isang upuan. Siguro tatlong upuan siguro to. Puro gabi ako gumagawa kasi andito rin sila mami nung ginagawa ko yan, so gumagala-gala pa. So kung may nagtatanong din kung magte-take ka ba ng architecture course, kailangan mo ba maging magaling sa drawing? Hindi po. My answer is no. You don't have to be great at drawing. Like kahit may background ka na, okay lang yan kahit di ka magaling. Kasi kaya nga nag-aral ng architecture, diba? Kasi gusto mong matuto. Di naman lahat may alam na agad. So ako, natuto lang ako nung nag-viscom ako, natuto lang ako ng pag-search sa YouTube, ng mga pagtatanong ng mga techniques sa kaklase, pag-observe, ganyan. Pero hindi talaga ako magaling. Ang dami nga actually nagulat na nag-architecture course ako. So that just explains na hindi talaga ako the best dati. And sorry, hindi ko na-video yung sa rocks part kasi sobrang nagmamadali na ako nun. Like, umaga na nun, tapos 1 hour na lang, papasok na ako. Kaya sobrang binadali ko na talaga yun. Kaya hindi ko na na-vlog kasi nagka-panic na ako. Chinachat ko na mga klas ko. Andiyan na ba sa mama? Andiyan na ba sa mama? Ganyan. And so, as you can see, ito na po ang final product. So, ito na rin yung itsura ng final color corrected picture. And ito na rin yung picture ko with the exhibit. Yes, proud na proud si ate mo, girl. Kasi kinikilig ako, sinasabi nila ang ganda daw. Okay, ang bilis ko magsalita. So, ayun na, babel ko na kayo kay Real Time Mika. And, ayun, ang dagdag ko, sige, wala ng picture pero dalil pa rin na walang daldal. Sorry rin kung pangit yung boses ko, lagi naman. Pero, may ubo ko ngayon. Pigil na pigil yung ubo ko ngayon. Yun lang. Hey guys, so I'm back! Ito naman ang magiging end card. End card? Or yung dulo ng vlog. Sana nagustuhan nyo yung speed paint na yun. So may pasok na ako and alam kong wala akong masyado na post nung term break. Kahit term break namin, wala akong masyado na post kasi nag-stay ako sa Cavite and wala ako sa mood mag-edit doon kasi more on bonding lang. Nood TV and relax, ganun. Tulong-tulong, syempre. Comment nyo down below yung mga suggestions nyo. Alam ko gusto nyo makakita ng mga materials for incoming Arky. Pero sorry talaga kasi hindi ko pa siya magawa. Medyo ma-effort yung video na yon and wala pang super maraming time. I'm really sorry. Sorry talaga. Pero ayun, comment down below. Comment nyo pa rin yan and I'll do my best to make it happen. So alright, now ina-edit ko na tong vlog na to and I just want to add na please comment down below yung mga additional watercolor tips nyo na pwede nyong i-share sa iba kasi alam ko na magiging super useful yon para sa kanila and para sa akin din kasi ang dami ko pang hindi alam sa watercolor. Kung may kulang man ako, gladly comment it down below and ayun. Thank you very much and back to the past Mika. So, ayun. Thank you guys for watching and sorry sa ibang so. Hope you guys like this video. Subscribe for more ka-arkihan. Ayun, good luck sa atin sa second year ko and good luck sa mga bagong mapuan dyan. And good luck sa ating lahat in general. And let's enjoy life. Let's enjoy our school or studies while it lasts. Ano daw? Hindi ko alam kung tama grammar. Pero, ayun lang. Bye, guys! Bye, guys! Bye, guys! I just wanna be part of your